So, naaalala nyo ba noon, pag kumpleto yung Crayola ha, tingin sa'yo eh, rich kid ka, mula 8 piraso, hanggang 64 colors, eh paramihan na ng kulay. Pero ang mga Crayola, ah, hindi na lang yan pang kulay-kulay ng mga bata. Pwede rin pala yung magamit para makalikha ng iba't ibang obra. At yan ang aking kwentong dapat, alam mo. Ang pang-trace at pang-kulay sa coloring book na Crayola, kaya rin daw makalikha ng buhay na obra. Sa halip na pintura o colored pencil, Crayola ang ginagamit ng 21 anyos na si Jeric. Pero kung gaano kakulay ang kanyang mga likha, mapusyaw naman daw ang kanyang pinagdaanan para marating ang pangarap. Bata pa lang si Jeric ay hilig na niya ang sining gaya ng pagguhit at pagpinta. Di ako nakapagpatuloy kasi madali kasi akong ma-discourage. Marami ding naglalait sa mga gawa ko. Nanumbalik lang daw ang kanyang hilig sa art nang sumali sa poster-making contest sa kanilang lugar noong 2019. Crayola daw ang kanyang ginamit sa pagsali. Crayon lang kasi yung available na material ko. Dahil sa kanyang obra, nasungkit niya ang first place sa contest. Nagsimula akong tumanggap ng mga commission, lalo na sa crayon, yung pagsimula ng pandemya. Pinagsasabay ni Jeric ang kanyang racket sa pagkukulay at pagtatabas ng damo sa bukid. Paggabi ako nagpa-practice sa mga commission at sa umaga nagsasalin ako minsan nagtatapping, minsan sa pagtatabas ng damo. Kahit tumatanggap ng 1,000 piso pataas sa kada obra, tutol ang mga magulang niya sa kanyang sining. Ang among gusto unta nga ka nang makahuman siya pag-eskwela, civil engineer ang iyang gusto. Unya, pag nagsige na siya drawing, ningundang naman siya pag-eskwela. Pero hindi ako na-discourage, nagpatuloy pa rin ako. Nagtayo si Jeric ng maliit na kubo na nagsisilbi niyang studio sa bukid. Sa loob na 1 taon, doon ako nag-practice. Feel ko malaya ako pag nandun ako. At parang masaya din ako na nandun ako kasi nagagawa ko yung gusto ko. Pero nasira raw ang kubo dahil sa bagyo. Dati raw siyang gumamit ng pintura at colored pencil sa paglikha ng obra. Pero ang paggamit ng Crayola ang kanyang pinagtuunan ng pansin dahil bihira lang daw ang gumagawa ng hyper-realistic portraits gamit ito. Inaral ko siya mga 3 buwan straight. Di ako gumamit ng ibang medium. At di na rin ako bumalik sa pagpipaint. Talagang pinukos ko sa paggawa ng crayon sa hyperrealistic. Nasa mahigit 30 commission portrait at ibang subject ang nagawa ni Jeric gamit ang Crayola. Unti-unti na rin siyang nakikilala online. Sobrang saya ko talaga kasi dati pa gusto ko na talagang maging social media influencer. Nagbago na rin ang tingin ng kanyang mga magulang sa kanyang mga likha. Ang akong tuan lang kang Jeric nga ipadayo na lang niya ang iyahang mga hilig. Kalipay man po na mo nga maabot niya ang mga pangarap. Una muna ay gagawa ng outline si Jeric ng gagawing obra. Sa kanya ito unti-unting bibigyan ng buhay gamit ang mga Crayola. Pero sa crayon, ang pinakamahirap talaga yung sa mata kasi napakalaki ng lid ng crayon. Di mo siya matansya kung kasi nasa mata yung pinakamaliit na detalye. Madalas ay inaabot ng 2 hanggang 4 na araw ang isang obra de Crayola ni Jeric. Ang crayon talaga yung pinakamahirap kasi kailangan mo talagang kontrolado masyado kasi sobrang kapal niya pag nilakasan niyo pagdiin. Ang kanyang muse ngayon. Aba, teka, parang pamilyar ah. Ako yan! Ang galing! Ano man yung inangad mo yung nag-iimpisa ka, basta hindi mo lang titigilan, susubok ka na subok at gagawa ka man ng maraming kamalian at yun din yung magsisilbing mga aral mo. Patunay si Jeric na ang tiwala sa sarili at determinasyon ay mahalaga para maging makulay ang direksyon na gustong tahakin sa buhay.